Ayan. Meron na bang kumakausap po sa inyo, Prof, sa company ng PBM? Opo. Pero hindi ko ma-share yung content. Pero ito po ha, tatanggapin niyo ba ang pagiging kalihim po ng DFA kung sakasakali, Prof? Yes, if it is offered to me, tatanggapin ko. Bakit hindi? No? Okay. Lahat tayo nagsasabi na gusto nating umunlad ang Pilipinas. Pag binigyan ka ng opportunity, tanggapin mo. No? Mm. Kasi you really have to be in a position of authority to make things happen. Mainit-init na usapan ka, Coffee, ngayon. No? Yung sino yung mga itatalaga na miyembro ng gabinete, no, ni Senator Bongbong Marcos? Yan yung usapan ngayon eh. Sino yung magiging kalihim ng isang department, no, ng ating gobyerno? Kasi ang as of the moment, Kakofi, dalawa pa lang yung pinapangalanan officially. Pero may mga listahan na kumakalat, pero sabi nga po ni Attorney Vic Rodriguez, eh hindi pa po yan official. Sabagay, doon sa listahan, Kakofi, na umiikot, nakalagay naman yan na possible pa lang. Kasi yung ibang mga pangalan na napasama doon sa listahan, noong tinatanong po sila sa mga interviews, eh pinapasinungalingan nila yung Kakofi. Sabi nga iba, no comment pa sila dyan, Kakofi, kasi hindi pa naman yan yung umaga officially, no? So dalawa pa lang po yung ina-announce sila, Kakofi. Teka, meron ba akong kopya niyan dito? Si Mayor Inday Sara Duterte, Kakofi, siya ang tatayo bilang kalihim po ng Department of Education. Yan, Kakofi, yung unang announcement ni Senator Bongbong Marcos, no? Teka, President Bongbong Marcos, wait lang. At yung pangalawa, Kakofi, na pinangalanan, no, ay itong si... Teka. Yun. Hinahanap ko kasi ano, yung listahan na nagli-leak. Pero ito po yung pinasinungalingan na. Pero yung iba ay no-comment. Pero mukhang may something dito, Kakofi. Kasi kahit kung may usok, eh, may apoy, no? So, anyway, hintayin natin yung official statement yan. Pero dalawa pa lang po yung malinaw ngayon, no? Itong si Mayor Inday sa DepEd at sa Department of the Interior and Local Government ay si Abalos, no? Ang campaign manager po na ni Pangulong Bongbong Marcos, siya po ang hawak na dyan sa DILG. Kung matatandaan nyo, Kakofi, before sa Metro Manila Council ito, no, sa MMDA, siya ang chairperson dyan. So malaking bagay, Kakofi, yung kanyang karanasan din dito sa pagpapatakbo sa ating mga local government units, no, sa pamamagitan po ng DILG. So officially, Kakofi, dalawa pa lang yung pinapangalanan na miyembro ng gabinete ni President Bongbong Marcos. Mamaya, i-share ko sa inyo, Kakofi, yung nasa anong stage na, Kakofi, sa pagpili. Kasi hindi naman basta-basta yan, no. Medyo matindi rin yung kanilang screening. If you remember, no, ang sinasabi ng kampo ni BBM dyan, ang number one consideration nila dyan ay yung competence, no, ng isang individual na i-appoint sa isang posisyon na yan. And second, yung willingness to work under his administration. So yan yung kanilang consideration dyan. Doc Mar TV Channel, shoutout po sa inyo. Happy viewing po sa inyo. Kay Maria Luz Minda Marahay, shoutout din po sa inyo. Anyway, Kakofi, sige. I-share ko muna ito sa inyo yung nagli-leak. Again, hindi ito official, Kakofi, ha. Ito ay kumakalat lang na listahan na magiging miyembro ng gabinete. Kasi minomonitor din natin ito, Kakofi. At isa-isa pong tinatanong yung mga pangalan na kasama dito. Sa mga interview sa media, tinatanong sila, totoo ba itong listahan ito? Anong masasabi nyo dito? Kasi tila nagkatotoo eh. Yung initially, no, yung mga nakalagay dito na listahan, halimbawa dito, Kakofi, no, sa education ay si VP Sara Duterte, inanunsyo na po yan, no, at nakalagay din dito na si Mikey Arroyo ang magiging kalihim ng Department of Energy. Ang Executive Secretary, Kakofi, ito yung tatayong Medial Dea ngayon, no, at si Medial Dea yung Executive Secretary ngayon, eh si Attorney Vic Rodriguez yung nakalagay dyan. Okay, hindi naman tayo dyan, wala tayong problema dyan. Pagdating naman po sa Finance Department, ang posible daw po na tumayo dyan ay Secretary Cesar Purisima or si Sir Jose Arnulfo Veloso o di kaya si Sir Walter Wasmer, no? At sa Foreign Affairs naman, si Clarita R. Carlos. Kasi kanina sa interview sa PTV4, nadyadyan po si Professor Clarita Carlos, no? Tinanong siya kung ano ang masasabi niya dito, kung may offer na ba, at kung may offer ba, tatanggapin niya. Parang sinasabi dyan ni Professor Carlos, itatanggapin niya yung Kakofi kung may offer. Pero again, wala pa, Kakofi, hindi pa po ito official. Itong nag-delete na ito ay hindi pa official base sa kampo ni Attorney Vic Rodriguez o ni President Bongbong Marcos. Pero ang malinaw dito, Kakofi, nagkatotoo kasi yung ilang mga nakasaad dito sa listahan. Yung kay VP Sara Duterte at yung kay kay MMDA, kay Abalos, Benjamin Abalos, no? Yan, nakikita nyo dyan. Ang Foreign Affairs, si Clarita. Ang Health, si Dr. Edsel Salvania.
kanina in-interview din siya diyan sa public briefing sa PTV4, eh ang sagot niya diyan ay no comment muna ka-coffee patungkol diyan sa kumakalat na listahan diyan. No comment ka-coffee, pero hindi niya dinideny kung kinausap na ba siya o hindi, kasi initially no, yung iba ay kinakausap na yan kasi nagli-leak itong listahan. Totoo po ba ito, sir? Nakasama kayo dito? Na kinakausap na ba kayo ng kampo ni BBM, no, na kayo ay tatayo bilang kalihim ng kagawaran na ito? Hindi pa naman nila i-deny ka-coffee, no? So, ito ay possible pa lang naman ito. Ito, sa DILG, Mayor Benjamin Avalos, yan po ay inanunsyo na, no? Pagdating naman sa justice, ang nakikita nila dyan si Congressman Rodante Marcoleta. So, medyo complicated pa rin itong kay Rodante Marcoleta dahil nanalo din po yung kanilang party list, no? Pero madali na lang yan, ka-coffee, no? Dahil nag-withdraw naman ito sa pagtakbo sa pag-senador, pagka-senador. So, hindi na kinakailangan maghintay pa ng 1 year, no? Kasi yung mga nakasama po, yung mga tumakbo sa ilalim po ng unity, marami po dyan definitely ang mai-appoint, no, sa cabinet, no, sa magiging miyembro po yan ng gabinete ng Marcos administration. Unfortunately, no, dahil sa ating policy, maghihintay muna sila ng isang taon, no, bago sila ma-appoint dyan. So ang kalakaran dyan, ka-coffee, magkakaroon muna yan ng mga OIC, no, actually naman OIC, no, basta acting, no, acting secretary, kasi dadaman pa rin yan sa commission ng appointment, ka-coffee, no. Eh, after a year, eh, papasok na po dyan yung iba na mga tumakbo sa ilalim ng unit team, no? Marami-rami din sila dyan, ka-coffee, no? Ang labor and employment, si Madam Toots Ople, yung nakikita nila dyan. Pagdating naman sa Public Works and Highways, o DPWH, si Congressman Mercado, hindi lang ko familiar kay Congressman Mercado, no? Sa Science and Technology, si Dr. Carlo Arcilla, siya ngayon yung National Nuclear Institute, parang NIGS, no? Gestational NIGS, no? Ang DSWD, wala pa pong nakikita dyan. Ang NEDA, Director General, si Dr. Arsenio Balisacan. Yan yung kanilang kinikinita dyan. Pero again, that's possible pa lang, hindi pa po ito official. At ang spokesperson naman ay si Attorney Karen Jimeno. At ang trade and industry, si Mr. Arnulfo Wick A. Veloso. At ang transportation naman, si Art Tugade. Ito po ay mga kumakalat pa lang na listahan. Hindi pa po yan official. So, anong say ninyo dito, ka-coffee? Meron ba kayong mga request na gusto nyo ito'y siya ang maging kalihim sa ganitong kagawaran? Kasi marami-rami na ka-coffee yung nagre-request. Sana siya na lang, no? Sana ito na lang. Sana dito na lang siya. Kasi ako, may mga wish din ako, ka-coffee. May wish list din ako. Sana itong tao na ito ay mapunta dito sa bagay na ito. Kayo din ba ay meron dyan? Sige, i-comment yun dyan sa comment section. Charlie Chua, hello mga ka-coffee. 384 watching, 184 likes pa lang, ha? Wag like pa tayo mga ka-coffee para pumasok itong video na to sa YouTube algorithm at madaming makakita sa suggested videos ng mga nasa YouTube now. Next, Charlie Chua, ha? Thank you so much for that promotion. Jimmy Torrio, tuloy-tuloy sa kulungan si Madam De Lima, ka-coffee, no? Lynn Garcia, DFA si Professor Clarita Carlos. Pero again, hindi pa ito kumpirmado, ha? Pero kung pag-uusapan ng expertise at competence, eh si Professor Clarita, eh expertise na talaga dyan. Napakarami siyang research na ginawa dyan when it comes to foreign policies. Eh, napanood yun naman ka-coffee sa SMNI debates, no? Madalas siyang sabihin, yan ay aking field of study. Kumbaga, dyan siya nagpakabihasa. Matagal siya sa akademya at napakalawak ng kanyang karanasan when it comes to foreign policy. So, angkop na angkop siya sa posisyon na yan. Helen Malyari, Rodante Marcoleta sana ang ma-appoint sa DOJ. Dito sa list, yes, siya po. Si Direk Paul Soriano, inalok yata sa tourism or PCOO. Well, hindi pa natin napapakinggan ka-coffee itong kay Direk Paul. Oh. Pero kahit hindi naman ka-coffee, no? Kahit, actually, complicated kasi kapag nasa government. Oh, kung yung iba, basehan ay sahod ka-coffee. Medyo mababa talaga yung sahod kumpara sa private. Pero yung iba kasi, ang intention nila kung bakit sila nagsiserve yan is to serve the public, to serve the Filipino people. Pero tingnan natin ka-coffee kasi kung may offer naman yan, titingnan naman nila yan. Alam naman nila yung mga responsibilities niya. Di kung kaya naman ka-coffee, why not, di ba? At kung dapat, yun niya, yung willingness nila to work under BBM's administration. Ka-coffee, any comment doon sa pag-delete ng Guinness World of Record about Marcos? Ang ating pagkakaintindi dyan, Doc TV channel, no? Kasi parang nagkaroon daw ng review itong Guinness World of Record, no? Na may mga unverified pa pala doon, may mga kinakaila, parang may mga supporting documents pa na hindi masuportahan yung ilang claims doon. Isa daw yan sa reason kung bakit nila pinull out temporarily yung video na yan. Sino kaya sa Agriculture Secretary, sabi ni Sir Jimmy Torrio? Wala pa tayong ideya ko, Coffee, pero sana nga si Manny Piñol, eh, no? Sana mabigyan ng opportunity ulit itong si
Manny Piñol, ang problema tumakbo ito, hintay ulit tayo ng 1 year. DOT kay Director Paul Soriano, sabi ni Ranji Bakuyog. Pwede, no? Toots Ople was a daughter of Blas Ople, Senator and Minister of Labor noong 1967 to 1971 and 1978 to 1986. Yes po. Jimmy Torrio, sana ma-retain si Secretary Art Tugade. Oh, maganda naman din ka, Coffee, yung kanyang performance dyan. Ah. Magandang gabi sa iyo, Vidarno Nilon. Shoutout po sa inyo. Magandang gabi from Cavite. Ay, magwapong umaga sa iyo, Coffee, Georgina Patterson. Naks, Nicks, happy viewing sa iyo. Ah. Shoutout sa iyo, Nikki, ha, nanonood sa atin, si Georgina Patterson. Shoutout po sa inyo. Jimmy Torrio, possible kasi magaling si Art Tugade. Yes. Pero yun niya, Coffee. Eh. Mamaya, maganda yung statement dito na binitiwan ni Mayor Inday Sara eh. When it comes to choosing no kung sino yung magiging miyembro ng gabinete. Mamaya basahin natin. Kakofi, regalo daw ni Digong kay BBM si Art Tugade kasi talagang magaling ito at very efficient sa mga trabaho. Eh kung kada ko na kay BBM yung Kakofi, nasa kampo nila yan kung tatanggapin, pero wala naman tayong problema din diyan kay Art Tugade no. Bukod sa mayaman talaga ito Kakofi, diba nito magmumurakot diyan Kakofi at maganda yung kanyang performance. Pedro Habiliano sa DND si Gibo. Yes, kaso maghihintay pa tayo ng 1 year, no? Make you sa wakas, nakaabot din po sa live mo ha. Medyo maaga po natapos ang work. Pabati naman po sa husband ko na si Daryl Jim Cardenas. Thank you po, new subscriber here. Uy, maraming salamat ha. Teka, paano nangyari po ako? Kinamot ko na, pasarap ako ng kamot ng sugat. Shoutout po sa inyo ha. Daryl Jim Cardenas, happy viewing po sa inyo. Dr. Ong ng sa DOH DND Sigibo, sabi ni Earl Joseph Entera. Yan si Dr. Ong, okay din tayo dyan Kakofi, no? Suggestion ko lang po, pero pwede rin next year si Isko as MMDA chairman. Ang sinasabi ni Isko, eh, magre-retire na siya Kakofi, no? Eh, hindi na raw siya sa gobyerno, so tingnan natin Kakofi. Pero I doubt na tatanggapin ni Isko yan. John Paul Ramos, pati sa mga trust rating for 6 years, work hard and work smart, BBM administration with God's guidance, mabuhay. Correct. Renato Taliedo, no? Kakofi, ang gwapo mo naman, ha? Mahal na mahal kita. I love you, BBM and Sara. Renato Taliedo, ikaw, ha? Greg Gibo sa DND. Ramil, GTC12 Guardians, no? Sorry. Kakofi, sana kayong lahat ng vloggers, mabigyan kayo ng posisyon o live television na channel ni Apo BBM, Kakofi. Malaking tulong kayo noong panahon ng kampanya, Kakofi, Ramil. Uy, grabe naman to sa Ramil. Tingnan natin. Pero okay lang, Kakofi. Daman kasi tayo kilala eh, no? Kasi kailangan dikit ka rin dyan, Kakofi. At maipipresent yung iyong credential sa Pangulo. No? Pero mukhang malabo pa yan sa akin, Kakofi. Marami pa tayong kakaining bigas.